Magandang magandang umaga po. Ang aking balita ay tukoy po sa Japan. Inilabas ng Mainichi Japan noong September 28, 2022. Isang homeroom teacher sa isang municipal elementary school dito ang pinalitan dahil sa pambubuli sa isang estudyante na inakala ng may kapansanan sa pag-iisip. Sinabi ng mga source na malapit sa City Education Board sa Mainichi Shimbun. Ang isa pang guro na nangangasiwa sa isang klase sa ibang baitang ay pinalitan din sa parehong paaralan noong 2021 academic year para sa mga nambubuli ng estudyante. Simula noong Mayo ng taong ito, paulit-ulit na sinabi ng guro sa ikalawang baitang sa edad na 50 sa isa sa kanyang mga estudyante na hindi ka talaga marunong magsalita. Nang tanungin siya ng batang lalaki sa klase, ilang beses din niyang tinawag ng guro na nakakainis. Pati na rin ang pagsasabing paliwalain natin yan nang magsalita siya bukod sa iba pang mapang-abusong komento. Sa isang pulong ng magulang at guro noong Hulyo, sinabi ng homeroom teacher sa ina ng batang lalaki na ang iyong anak ay may attention deficit hyperactivity disorder o ADHD at dapat na masuri para sa mga kapansanan sa pag-unlad sa lalong madaling panahon. Sinabi din ng guro sa kanya na may gamot para sa mga bata na may kondisyon ng kanyang anak. Matapos malaman ang pag-uugali ng guro, mula sa mga magulang ng batang lalaki noong Agosto, ang paaralan ay nagsagawa ng isang pagpupulong para sa lahat ng mga magulang at tagapag-alaga ng mga bata sa klase at humihingi ng paumanhin. Inamin din ang paaralan na paulit-ulit na binubuli ng guro ang isang partikular na estudyante at sinabing papalitan ang guro sa ikalawang termino. Sa pang-aangkin ng mahinang kalusugan, ang guro ay naka-leave mula noong simula ng ikalawang termino. Sumulat pa siya ng liham ng paghingi ng tawad na nagsasabing, pakiusap, huwag na huwag magsalita ng masasakit na bagay sa iba tulad ng ginawa ko. At binasa ito ng bagong homeroom teacher sa klase sa ngalan niya. Yun lamang po ang aking balita. Magandang umaga. Ang susunod na balita po ay tungkol na naman po sa COVID cases sa Japan. Inilabas ng The Mainichi noong September 27, 2022. 5,247 na bagong kaso ng COVID ang naiulat sa Tokyo noong September 27. Ang kabisera ng Japan ay nagtala ng 5,247 o higit pang mga impeksyon sa coronavirus noong September 27 matapos magrehistro ng 6,316 na mga kaso noong mga nakaraang araw. Inihayag ng Tokyo Metropolitan Government. May 8 COVID-19 na pagkamatay na iniulat sa kabisera noong September 27 ngayong taon na nagdala ng kabuuang pagkamatay ng coronavirus sa Tokyo na umabot sa 5,800. Ang kabisera ay nakikipaglaban sa ikapitong alon ng mga impeksyon sa coronavirus. Sa unang linggo ng Setyembre, nagtala ang Tokyo ng average na 11,344.3 na kaso bawat araw na sinundan ng 8,960 sa ikalawang linggo at 6,925.4 sa pangatlo. Nakakita ito ng kabuuang 759,118 na kaso noong Agosto para sa pang-araw-araw na average na 24,487.4 na impeksyon. Nakapagtala ang Tokyo ng 567,728 na kabuuang kaso ng COVID-19 noong Hulyo sa average na 18,313.8 bawat araw. Nakarehistro ang Tokyo ng
3,154,675 na impeksyon sa coronavirus hanggang sa kasalukuyan. Yun lamang po at mag-iwan po ako ng salita sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat at manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po. Ako si Isabel na Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Magandang umaga po. Para sa susunod na balita ay balitang Pilipinas. Inilabas ng Go Quezon noong September 27, 2022. Senior citizen patay sa landslide na dulot ng bagyong Karding sa Bordeos. Isa ang kumpirmadong patay sa bayan ng Bordeos, Quezon matapos ang panalalasa ng bagyong Karding sa Pilipinas. Sa nasabing lugar nitong nagdaang linggo, September 25, ayon sa ulat ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ulat, isang 70 years old na senior citizen mula sa Sitio Subok, Barangay Aluyon ang nasawi matapos umanong matabunan ng landslide sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo sa kanilang lugar. Narecover ang katawan ng biktima noong September 26 sa pagtutulungan ng mga tauhan ng Bordeos PNP katuwang ang mga barangay officials. Samantala, isang barangay kagawad, Banyadero, sa bayan ng Pulilio ang sugatan matapos umanong mahulog mula sa bubong ng kanyang bahay noon ding nagdaang linggo. Ayon sa ulat, nag-aayos ng bubong ang nasabing biktima ng aksidente itong mahulog. Mabilis namang naisugod sa pagamutan ang nasabing biktima. Yun lamang po ang